Hello guys, it's me, Kayden, and welcome back to my YouTube channel. So for today's video, magbibigay ako ng update or review about sa iPhone 4S na binili ko sa Shopee. So after 1 week of using it, so far so good naman siya. Wala akong napansin problema sa kanya except sa Apple ID niya lang talaga. Pero kung meron ka ng existing Apple ID, I'm sure na hindi ka na mahihirapan sa kanya. Kasi ngayon, ang mga iPhone 4S talaga, hindi na makakagawa ng Apple ID sa settings nila. Dahil nga, hindi na siya in demand sa market, kaya hindi na siya masyado napagtutuanan ng pansin. Pero marami pa rin gumagawa ng tutorial kung paano ba mag-gumawa ng Apple ID sa iPhone 4S na hindi sa settings gumagawa. So, magsisimula tayo sa battery capacity niya. So, kung hindi ka gagamit ng internet, tapos yung normal use lang talaga siya, tatagal siya ng more than 2 days kasi based sa experience ko, kung hindi ka gagamit ng internet, tapos more on, as in yung apps lang na andito sa kanya, yung gagamitin mo, tatagal siya ng 2 days or more. Pero kung gumagamit ka naman ng internet, surfing, katulad lang ng mga normal na browsing lang, like Facebook, Messenger, ganon, tumatagal siya ng 1 day or less than a day pag. Depende na lang talaga sa paggamit mo at saka kung kunwari nagpapatugtog ka pa habang ginagamit mo siya, syempre mas madali talaga siya malobat. Pagdating naman sa mga apps niya, hindi siya nai-install ng Facebook, pero makapag-Facebook ka pa rin through Safari niya. At meron akong in-install na app, which is yung friendly ata yon. Para siyang katulad siya sa Opera Mini ng sa mga Android, ganun. With gamit yon, pwede ka nang mahing, pero sa Opera Mini kasi, diba yung site niya, pwede siyang mag-dive ka pa sa iba't ibang site. While dun sa friendly na app, yung pwede mo lang dun buksan is yung Twitter, Instagram, at Facebook. Madadirect ka na agad once na clinic mo yung tatlo. Parang all-in-one app na siya yung friendly, ganon. Tapos, hindi niya kaya makapag-install kasi ng Facebook, Twitter, and Instagram. At syempre, hindi din siya niya kaya ang Shopee. Pero, nakakaya niya ang Messenger at Mobile Legends. Kasi nga, yung software niya is 9.3.6 lang talaga. Kaya hindi niya kaya, which is kasi yung pinakamababang software ng Facebook na nire-required is 10. And when it comes to its storage naman, isang nabili ko is iPhone 4S 8GB wide siya. Ang storage niya is 8GB, yun nga, medyo maliit lang. Pero as a spare phone talaga, okay na siya kasi gagamitin ko lang naman siya through text, messages, ganon. At syempre, minsan pang messenger pag nabat yung main phone ko. Tapos, ginagamit ko naman siya sa pang video at pang camera, tapos marami na akong na-take na photos and videos na medyo mahahaba pa yung clips. Hindi siya na-full hanggang ngayon. Tapos, yung smoothness niya, ganun pa rin. 98 to 100% ang smoothness niya. As in, super smooth. Talagang wala kang ma-encounter na problema sa kanya, kundi yung motorsiklo na lang talaga. Tapos, next naman is yung sa freebies. Lahat ng freebies such as charger and yung headphone na binigay ng seller sa Shopee is gumagana talaga sila. Hindi ko lang nasali sa unboxing yung video na gumagana na gamit ko yung charger, pero gumagana sila hanggang ngayon. Wala akong nakitang problema. At saka super bilis niya mapull, as in like 1 hour, 2 hours, ganun. Basta less than 2 hours, madali lang siya mapull, lalo na pag hindi mo siya ginagamit. Guys, huwag na huwag nyo rin gagamitin ang phones nyo habang naka-charge kasi mas madali masira yung battery niya pag ginagamit nyo siyang naka-charge. And when it comes to its camera naman guys, is super linaw niya pa rin. Mas malinaw pa siya sa ibang Android na nakikita natin sa market ngayon. Sa video, ganun din siya, super linaw niya katulad ng mga iPhone na ngayon, pero syempre mas malinaw yung mga upgraded iPhones ngayon. So mag-insert na lang ako ng clips ng video na sample na ito ang ginamit ko. Tapos pictures din na ginamit ko siya ng araw, gabi, and mga hapon, ganun. Para makita nyo yung quality niya. Kung pwede siya kasi gamitin din for vlogging kung gusto nyo. Lalo na sa mga beginner, pwede siya gamitin. Kasi nga, malinaw siya at yung quality niya is super high display pa rin naman. Pwede nyo siyang pagtiyagaan if you are still beginner. And then,
Pagdating naman sa physical appearance niya, okay naman siya, wala namang problem. Lahat ng buttons niya dito sa gilid, dito sa on and off at sa home button, okay na okay siya, gumagana sila. At yung volume niya malakas, malakas rin siya. Yun. Siyempre dito okay lang yan kasi since it was pre-owned, expected na talaga na meron siya mga dents and scratches. Pero hindi naman siya ganun kahalata. At saka as a spare phone, okay na talaga siya. I can highly recommend this to you, lalo na kung gusto mo ng phone na gamitin mo lang for text and calls. Pwede mo siya gamitin kasi wala kang ma-encounter na problem sa kanya. So, yun lang naman guys yung magiging review ko sa iPhone 4S. I hope it helped for you. Kung nagpaplano ka na bumili sa kanya, meron akong link down below sa description box na shop na binilhan ko if ever na gusto nyo rin. And don't forget to click the subscribe button, like and share this video, and comment your suggestions kung meron ka sa gustong ipa-review sa akin, ganon, or anything at opinions or questions about dito sa iPhone 4. Yun lang, bye-bye!